guys! Today, gagawa tayo ng ube palitaw. Ang ingredients natin ay glutinous rice flour, sesame seeds, brown sugar, kasi hindi ako masyadong fanatic ng white sugar. At meron tayo dito ube jam. Ito yung glutinous rice flour natin. 2 cups siya, tapos 1 cup water ng... Sorry, 1 pandan water. 1 cup. Today, meron akong special na bisita. Choco! Choco! Uuwi ka na? Ibigin ka ba ng aking palitaw? Choco! Say hi! Simulan na natin yung pagkawa ng ating ube-filled palitaw. Syempre, gagamit tayo ng hand gloves para sa food and safety. Baka masita tayo ng hygiene manager pag wala tayong hand gloves. It's a must sa kitchen. Glutinous flour. Lipat natin sa mas malaking mixing bowl. Wala akong mixing bowl na pang kitchen kasi wala ako sa bahay namin. So, ito siya. Tapos, mix natin ang pandan water. Ayan. Halo natin siya. Parang mas madali kung kamay yung gagamitin ko. Wait. Para makagawa tayo ng ano, soft and very smooth na dough. Sorry, yung kamay ko. Ayan, tuloy lang natin siya. Hey guys, ito na yung ating soft and smooth dough. So, mag-form na tayo ng palitaw. Pagkakaroon tayo ng ganitong amount. Tapos, ibilog natin siya. Then, i-flatten para malagyan natin siya ng ube. Careful lang tayo kasi baka madurog siya, lumabas yung ating ube. Ayan. Palitaw ba ito o choco? Check natin siya. Make sure na hindi siya maduturog. After natin makagawa ng at least 6 or 5 pieces, pwede na natin siyang ilagay sa boiling water. Ayan, na break. Sa ating ube filled farubo, este palitaw. Ilagay natin siya ng coconut, sesame seeds, and sugar. Mix na lang natin yung sesame seeds dito sa sugar. Brown sugar daw para healthy. I don't know kung totoo. Pero, let's see. Tapos, ilagay natin siya ng coconut. Sugar with sesame seeds. Spreading na ang ating merienda. Thank you guys. Uh-oh.